Sinong mag-aakala na sa kakalaro lamang ng Mobile Legends ay makikilala ng isang Renz Reyes o mas kilala bilang si Pain ang babaeng kanyang iibigin at papakasalan? Ito ang kakaibang kwento ng pag-iibigan ng dalawang ML players o manlalaro ng Mobile Legends na sina Renz Reyes at Lu de la Serna. Ang kanilang kwento na hinangaan at naging viral sa social media kung saan kakaiba ang naging pag-iibigan ng magkasintahang ito dahil hindi tipikal ang kanilang paraan ng pagkakakilala. Nagkakilala kasi ang dalawa sa kakalaro lamang ng online game na ML o Mobile Legends. Ayon pa kay Lu, hindi umano nito inasahan na sa kakalaro lamang niya ng ML ay makikilala niya ang kanyang forever. Sana all! Pero teka, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated. At ang panghuli ay magkomento ka naman dyan sa ibaba kung sino bang inspiration mo ang gusto mong mapanood dito sa ating channel. Pero bago yan, ohoy! Ano na mga kabatang? Nandito na naman nga pala ang inyong batangganyong gamer na si Inspi. At sa araw na ito ay ating aalamin ang kwento ng pagmamahalan ni Renz Reyes at Lu de la Serna. Pero teka, baka naman pwede kang mag-send ng iyong daliri dyan sa like button pang painit soon katulad na nga lang nitong si Aaron Chris Lumagi at sinabing Kuya Inspi, ang galing nyo po, nai-inspire ako sa mga vids nyo. Dati po ay nawawalan ako ng gana maglaro pero nang mapanood ko po kayo, ginanahan na ako. Sana po dumami pa ang subs nyo. Kaya ano pa ang inaantay natin mga kabatang? Simulan natin yan. Game! You know mga kabatang, gusto ko lang itanong sa inyo kung handa na ba kayo sa ating Inspiration Gaming Online Tournament Season 2 o IGOT. Dahil nalalapit na ang IGOT Season 2, handa na ba kayo ng squad mo? A few moments later. Kamakailan lang ay pinag-usapan ng online world ang naging Facebook post ni Lu kung saan ibinahagi nito ang pagpayag niyang maikasal kay Pain. Pero bago natin ituloy ito mga kabatang, si Renz Reyes o mas kilala bilang si Kapitan Pain ay ang isa sa magagaling na player ng ML simula pa lang noong Season 1 kung saan napakarami na niyang nasalihang tournament at nakakuha ng napakaraming kampyonato. Matatandaan na siya ang isa sa utak kung paano naging matibay ang Aether noon hanggang sa umabot at kinuha na sila ng Bren. Samantalang si Lu naman ay isang streamer at kasali din noon sa isang team na Bren Victress na female team naman ng Bren. At sa pagpapatuloy, ayon kay Lu, hindi man niya inaasahan ang naging proposal ng kasintahan ay walang pag-aalinlangan niya pa rin itong sinagot ng matamis na oo. Galing umano sa isang ML tournament na FSL itong si Lu sa ibang bansa nang mag-propose ng kasal itong si Pain. Maliban sa nadaramang lungkot dahil sa pagkatalo sa FSL ay pagod na pagod rin siya sa kanyang naging biyahe. Pero kahit ganun, noong araw na yon ay kanyang kaarawan din kaya ang inakala niyang simpleng happy birthday lang na manggagaling kay Pain ay naging "Will you marry me?" na pala. Kaya nandito at ating babasahin, nag-ML, nagka-love life, ikakasal. I said, yes. Sa daming nang narinig at na-witness kong failed relationship na naganap sa ML, ito yung masasabi kong proof na hindi lahat ganon. Sino ba namang mag-i-expect na sa kaka-ML ko doon ko din makikilala yung forever ko? Una pa lang, alam ko na ikaw yung the one for me. Nagkakaintindihan tayo sa lahat ng bagay and as we go along, dun ko na-realize na hindi rin parati masaya. May pagtatalo, may iyakan, may bagay na hindi natin gusto na mangyari. Pero noong nangyari lahat ng yon, mas napatunayan ko na mas mahal mo talaga ako at mahal talaga kita.
Sobrang natutuwa ako kung paano tayo bumangon at kung paano tayo nagtutulungan sa isa't isa pag nadadapa tayo. Hindi ko naman itatago pero hindi maganda simula ng relasyon namin, pero alam namin pareho ni Pain na nag-take kami ng risk para dito at ngayon. Masasabi ko talaga na worth it lahat-lahat ng isinuko namin para lang magkasama. Dito ko na-realize na kung ano yung meron ako ngayon ay mas mabuti pa ito kumpara sa meron ako noon. At nagbigay ng mensahe kay Pain at sinabi niyang, "Love, thank you kasi ikaw na ikaw yung taong hinihiling ko kay God. I've been waiting patiently. Now, He gave me you. I love you so much, Ayi. Sana all." Pero hindi pa dyan natatapos ang kwento ni Lou dahil meron pang kasunod na mga nangyari. Ang dami kasing nangyari. Lilipad si Lou noon papuntang Singapore para sa FSL tournament, at sa mga hindi nakakaalam, ito ay all-female tournament na sinalihan ni Lou dahil sila ang nag-represent ng Pinas. Ang FSL ay ginanap noong June 6 to June 11, 2019, kung saan unang-una nga ay tuwang-tuwa si Lou dahil pinayagan ng kanilang boss na sumama itong si Pain sa kanilang biyahe papuntang Singapore. Okay na ang lahat at nakapag-book na rin sila kasama itong si Pain. Ngunit pagkatapos ng MPL Season 3 ay nag-announce noon ng MSC 2019 ay gaganapin ng June 19 hanggang June 23. At kung sasama pa si Pain sa kanila ay hindi magiging sapat ang oras para siya ay makapag-practice. Naiintindihan di umano ito ni Lou dahil parte ito ng kanilang trabaho, pero sa loob-loob niya ay napakasakit nito para sa kanilang dalawa. Hindi lang sa puso kundi pati na rin sa bulsa, dahil sila ay nakapag-book na noon at nakakuha na rin ng kanilang tutuluyan, pero wala silang no choice kundi tanggapin ito. Pagkatapos ay nagsimula na ang FCL tournament at hindi sila pinalad na masungkit ang kampyonato, pero nakuha naman nila ang third place ng nasabing tournament. Masakit di umano ito para kay Lou dahil ibinugan na niya, inilabas na niya lahat ng demonyo sa kanyang katawan, mastil lang yung Lord. Maubos lang yung kalaban, ngunit hindi pa rin ito sapat dahil siguro hindi pa para sa kanila ang FSL. Ngunit kailangan maging positibo dahil para sa kanya ay babawi o babangon tayo. Sinubukan niyang maging masaya, kung saan bago nga sila bumalik sa Pinas ay nagalamo na sila sa sikat na galaan sa Singapore. Ito nga ang Universal Studios. At sa katunayan, dalawang rides lang di umano ang kanyang nasakyan dahil humihina na rin talaga ang kanyang puso. Dumating sa point na na-depress pa siya dahil nararamdaman niyang hindi nakatulad ng dati ang kanyang pangangatawan. At ang pag-aalaga niya sa kanyang kalusugan ang naging dahilan para siya ay makaramdam ng anxiety. Pero naging positibo si Lou dahil babangon pa siyang muli dahil humihinga pa siya at tuluyang pa rin lalaban. At pagbalik niya sa Pinas ay ang tanging iniisip niya lang ay ang mayakap si Pain upang mawala na di umano lahat ng lungkot na kanyang nararamdaman. Pero sa lahat ng pangyayaring nakakalungkot dito kay Lou, dagdag pa na 2 oras lang ang kanyang naging tulog pa uwi na siya noon sa kanilang tinutuloyang unit ay may narinig siyang happy birthday na kanta. May cakes at iba't ibang dekorasyon, pati na rin video na inihanda ni Pain para sa kanya, kung saan damaman ng sobrang pagod ay unti-unti na itong napapalitan ng saya. Hanggang sa hinila na siya ng ilang mga kasamahan papunta sa kwarto at nakita niya ang mga nakasabit na pictures nilang dalawa at ang napakaraming mga balloons, pero talagang bangag na talaga siya sa antok noong oras na yon. At ang susunod na nangyari ay ang paglapit ni Pain at agad siyang niyakap na may hawak-hawak na bulaklak, kung saan nakalagay ang salitang, "Will you marry me?" Kung saan nagulat pa nga itong si Lou dahil ang ini-expect niya lang noon ay ang nakalagay ay happy birthday, dahil nga kaarawan niya din noong araw na yon. Kaya naman kahit bangag ay sumagot siya ng matamis na oo at tuluyang tinanggap ang alok sa kanya ni Pain. Pero teka, hindi kaya bangag lang si Lou noong mga oras na yon, mga kabatang, kaya siya napa-oo? Pero biro lang ha. Talagang hindi lang saya ang dulot ng larong Mobile Legends para sa atin at sa ibang masuswerte katulad ni Pain at Lou ay makikita rin ang tinatawag na taong mamahalin mo at mamahalin ka.
Dahil para sa akin mga kabataan, ang pagmamahal ay hindi mo talaga masasabi. Dahil kung ikaw ay nasa posisyon ngayon kung saan pakiramdam mo ay wala nang dadating pa para sa'yo. Maging matyaga ka lang sa iyong paghihintay dahil baka ginagawa pa ni God ang magiging kwento ng love story mo. Katulad na nga lang ni Payne at Lou na sa kakalaro lang pala ng ML ay mahahanap ang isa't isa at mauuwi pa sa pagmamahalang panghabang buhay. At sa susunod na video na ating gagawin mga kabatang, atin namang aalamin ang pasimuno ng larong ating kinaadikan ngayon at kung sino-sino nga ba ang gumawa nito, kung saan atin ding nalaman na may kinaharap din silang malaking pagsubok noon bago pa sila tuluyang maging matagumpay sa buong mundo. Sino o ano kaya ang ating sunod na kwento? Magkomento ka naman dyan sa ibaba at pangakong pupusuan ko yan kabatang. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento tungkol sa pagmamahalan ni Payne at Lou. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batangayong Gamer na si Inspi, nagsasabing huwag mong pagsiksikan ang sarili mo sa taong hindi ka naman gusto. Bagkos, mag-antay ka lang at pangakong dadating ang taong pahalagahan ang pagmamahal na karapat dapat para sa'yo. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Big time! Mwah! Guys, ano masasabi nyo doon? Ano masasabi nyo doon?